no, buntutan daw ng swerte ang mga tiga-barangay Lutod sa Pinamungahan, Cebu. Marami kasi sa kanila ang madalas tumama sa swertres. At ang kanilang lucky charm ang mananaya mismo sa swertres na si Situ. Swerte siya, malawan ako, kapanalos, mayroon siyang ito. Siyang nabigay ng saya sa amin. Sa tingin ko, swerte siya dahil kakaiba siya, iba sa normal na tao. Ang tinutukoy kasi nilang nagdadala raw ng swerte kay Situ, makikita kapag naghubad siya ng salawal. Si Situ kasi, parang may buntot sa puwet. Sabi nila dahil swerte daw ako dito sa may buntot. Pagkatao niya nga, dali ra ilang kwarta nga na ayahang buntot. May mga tao raw na sadyang swerte. Pero ibahin nyo si Situ ng Cebu dahil ang swerte raw ang bumubuntot sa kanya. Ang sinasabing buntot ni Situ kasing haba ng kanyang hintuturo, parang balat din itong nakausli sa kanyang likuran. Minsan po pa siya, mayroon na siyang ganyan. Nagbuntis ako ni Tito. Yung kapitbahay namin, meron silang baboy. Tapos, pag binabasdan ko siya, parang ang ganda niyang masdan. Nalilibang ako. Sa pagpapataya ni Sito ng swertres, kumikita siya ng 500 piso. Yung kinikita kong pera ay pinabibili ko ng pagkain sa golf project o sa amot. Pero ang mga tumataya sa kanya, mas sinuswerte. Kagaya ni Judith na nanalo ng mahigit 22,000 pesos. Tataya pa rin kami dahil kay Sito at gusto namin magkaroon ng malaking pera. Si Nanay Merlinda, 2 beses nang tumama sa swertres nung tumaya sila kay Situ. Palit buga, sayon, gidaon og motor. Taya kayo, amog rin ang kapayutan na yun, kadaog na bes ito. At si Mary Ann, nito lang nakaraang linggo, tumama ang kanyang mga tinayaan. Masulbad ang problema, meron kaming pang-allowance sa kanya. Pero kung swerte ang tingin ng mga kabarangay ni Situ sa kanya dahil sa kanyang buntot, ang nakabuntot naman daw sa kanya na parang ayaw siyang lubayan ang kahirapan. Hirapan din kami nung mabuhay ng walang ama na sumusuporta sa amin. Yung ate ko hindi na nag-aral. Dahil din sa kanyang buntot, si Situ madalas makutsa. Yung dati sinasabi nila na may buntot daw ako kapag inaasar ko. Nila ako noon, hindi ko na lang sila pinapansin dahil ayaw ko ng gulo. Ang matapang na hinarap ni Situ ang makapagtapos ng pag-aaral. Nasa grade 12 pa lang siya ngayon kahit 23 anyos na. Pero hindi niya ito ikinahihiya. Pinagsasabay rin niya ang pagtatrabaho at pag-aaral para makatulong sa pamilya. Pangarap ko talagang maging engineer. Sasaktan kasi ako eh. Aawa ko sa mga anak ko. Eh, walang matirahan, wala akong magawa. Eh, wala akong trabaho. Dahil kapos sa pera, ang buntot ni Situ hindi pa raw napapatignan sa doktor. Kaya kami na ang nagdala sa kanya sa isang doktor. Ayon kay Dr. Abihero, si Situ posibleng may tinatawag na pseudotail. Vestigial tail is a remnant, tawag nilang buto, yung coccyx, tailbone. Usually, hindi na rin makikita sa likod natin because buto na siya na maliit. So, lahat tayo may vestigial tail. Pero yung pseudotail, yun yung mga excess skin, skin tags, nakaputrud or nakabitay sa likod. So, napapagkamalan siyang buntot. Ang tingin ko sa sakit ni Situ is yung tinatawag nilang spinal dysraphism, kung saan may depekto sa development ng pagbuo ng spinal cord at saka ng spine niya. Actually, pwede magkaroon ng komplikasyon. Ang ugat at saka yung buto natin sa likod, no? So, mismong parang balat na nakabitay sa kwetan niya, papapasok siya sa parang tinatawag nilang pseudotail, excess skin, kaya yon yung reason kung bakit nagmumukha siyang buntot. Ayon pa sa doktor, maituturing daw itong birth defect. Nung habang kinikwento po ni Nanay ni Situ yung pagbubuntis niya, medyo delayed yung pag-prenatal check-up niya. 3 months na siya nag-start na mag-multivitamins. Matatanda ang noong 2019, naitampok din namin si Baby Ram Ram mula sa Cagayan Valley na meron ding parang
parang buntot na tinatayang may habang 3 inches. Pinipisil ko siya, titignan ko kung magre-rack ba siya, wala naman siyang nararamdaman. At sa pamagitan ng excision, pinatanggal na ito ng kanyang mga magulang. Heto na si Baby Ram Ram ngayon. Pero ipatanggal din kaya ni Situ ang itinuturing na swerte niyang buntot? Ang desisyon ko talaga. Hindi ko talaga ito ipatatanggal. Baka mamatay rin ako. Kailangan nilang bantayan kung nagsisimula na siya magkaroon ng problema sa paglalakad, sa pag-ihi, pagdumi, or may mga nararamdaman na siyang pamamanhid. Kung medyo nakakaramdam na si Situ ng ganon, mainam talaga na magpakonsulta agad siya sa doktor. Pero para kay Sito, walang ibang sikreto para mabuntutan ng buenas, kundi pagsisika. Ang payo ko rin sa kanila ay mag-aaral na lang na mabuti para tumulong sa kanilang pamilya. Ang naging swerte ng buhay ko ay ang pamilya ko. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.